ng mango float. So, ayan. Ayan, ipapakita ko na po sa inyo. Pwede rin po ako magbigay po bukas sa mga bata. Pero hindi yung isang box lang po, guys. Hati-hatiin ko na lang para ma-share po sa mga bata. So, ito po, nagbili po ako. Ayan, ito po yung mga ricado po sa mango float. So, at saka, nakabili na rin po ako ng 2 kilong mangga. Tag 180 ang kilo, guys. So, ayan, walang lingaw si Ate Inday. So, magawa na lang ng mango float. Ipautang din ako, guys. Ipautang para makatipid. Ayan. So, anin po ito. Ayan, ito yung ano, yung crack ba? Yung mga dugmok ba nga, grihams ba, guys? Tsaka amoni siya, gahi. So, ayan po. At ito po yung mga ricado ko. Ayan. Nagbili na rin po ako. Ayan. Condense. Tsaka Nestle cream. At ito po ang lagyan ko po. Ayan. So, ngayon po, mag-umpisa na ako mag-slice sa mangga. Tsaka mag-mix po sa mga gagamitin ko po para makaumpisa na ako, guys. So, ayan, ang dami kong mga mangga, 2 kilong mangga. 180 sa ano, mga pag malapit ng Pasko, guys, at saka New Year, pag 300 or 400 na po ito ang kilo. So, kailangan pag may maganda talaga pag may budget ka ba, may pira ka, magbili ka na ngayon. Tapos ilagay mo lang sa ref, yung may ref. So, ito, ilagay ko sa foam, guys, para malamig ba. So, ayan. Walang trabaho si Ate Inday. So, mag-ano muna tayo, guys. Mag-try tayong magawa ng, ano, tawag nito, guys. Yung dessert. So, ito na po. Hugasan ko muna po itong mangga. Tapos, balatan natin, slice zone. And then, atong ipahilo na, guys, sa box po para maganda tingnan. So, magpatulong lang ako kay Kuya Ramil ko yung paggawa ko nito, yung pag, ano ba, mix po. So, hugasan ko muna yung mangga po, guys. So, ayan. So, ito na po. Tapos na pong hinugasan ko yung mangga. So, ayan. So, dito naman tayo sa mix po. Mag-mix tayo. Mag-mix muna tayo, guys. Ayan, nandun na yung mga para po bukas. So, masarap talaga to, guys, pag marami ganito ba. So, 2 lang po yung binili ko kasi yun lang po ang nakasya sa budget. Ayan. Maganda talaga pag may rip ka po kasi marami kang magawa ba? Plano. Magawa ka ng lumpia, magawa ka ng tapioca, magawa ka ng salad. Dami talaga, guys. Abri, sari paliwag minbe? Sana matamis tong mangga, guys, kasi mas maganda yung matamis. Karin, liya. Karin. Karin doon. So, ayan na po. Binuksan na ni Kuya Ramil, tapos magbalat ako sa mangga po, guys. Nilinisan ko na, hinugasan ko na po ito.
So, ayan. Tapos, slice ko lang manipis. So, ayan po, guys. Tapos, ilagay ko na po itong fondants po, guys. Ayan na, dami na po guys. Lagay ko na po itong isa. So ayan guys, mag-umpisa na po ako kasi naka tapos na po din ako ng isa tsaka ito, na-mix ko na po lahat. So, mag-umpisa na tayo guys sa paggawa ng mango float. Para tayo naglutaw sa float. So, ayan. That ano sa pasana ito guys sa Pasko. Nakabili na po ako tapos si Bunso palaging ito kakainin niya, naubos na yung ganito ko kaya ginawa ko na lang talaga guys para magamit ba. Talaga si Bunso guys. So ito na po, lagyan natin ng ayan mangga. So ayan, ibang style ko po ito guys. Naglinis po ako ha, naghugas po ako ng kamay. So ayan na po, nakalagay na. Tapos lagyan natin ng Ming and Grihams. So ayan. Ayan na po. Tapos lagyan natin ng yung mix na Nestle cream at saka yung condensed po. So ayan. So nice. Masarap to guys. So ayan na po. Yan, nakagawa na po ako ng isa. Tapos lagyan natin ng grams, yung ano? Crushed na grams. So, ayan na po guys. Tapos, naglagyan na naman ulit ng mangga po. So, ayan na. Ayan. Tapos, ito. Crush na naman. Ay, ano pala. So, ayan na po. Ayan. Gawa na si Ate Inday. Hindi ako masyadong marunong mag-ano nito guys, ano ba yun sa Tagalog, mag-steam it. Ayan. So, itry ko to guys kung magkano ang makikita. So, first time ko kung nag-ganito ba. So, ayan.
Kalusky na to. So, ayan na po. Ito na po ang kalalabasan po, guys. Ayan. Super ganda. May design sa ilalim po. So, ayan na po. Ayan. So, ito na po. Ipapakita ko po sa inyo yung lahat na natapos ko po. So, ayan. See you, guys! A few moments later. Ayan. So, guys, ito na po. Lahat yung nagawa ko po is 6 na maliit. At saka 5 din na medyo malaki. So, ayan. So, 11 box po ang gawa ko po kanina. So, may natira po, guys. Ito. So, dagdagan ko na lang ito konti-konti para sa pamasko po namin. So, ito. Dagdagan ko na lang po ito ng konti-konti para may pamasko kami. Bahanda. So, ayan na po. Ito na po lahat yung nagawa ko po. At ito lang po muna yung ipinapakita ko po sa inyo yung maggawa ko ng mango float. Nag-try po si Atinday magawa ng mango float ngayon, guys. Para kung ano ba, kung okay ba. Ayan, guys, may design yan sa likod. Ayan, sa ilalim. May nilagyan po yan ng mangga. Tsaka dapat dito sa ibabaw, pero hindi ako masyado marunong mag-design. So, dito na lang sa baba. Ayan, may mangga yan, guys, sa ilalim. Tsaka yung gatas at tsaka yung muesli cream. So, medyo maganda tingnan po, guys. Ayan, may mabigat, may ano din, hindi nagkaparehas, guys. So, ayan. So, ito na po yung mga nagawa ko po. So, ayan. So, ayan na po, guys. So, ilagay ko ito sa foam para malamig po. Para tikman natin. Ito, guys, wala na po itong mangga. So, ginanito ko pa rin. Ang kulang na lang po nito, guys, is yung mangga. So, ginanito ko pa rin para matikman namin kung okay lang ba yung lasa. So, ayan. Bukas, ibinta ko po ito kung sino magkuha, mautang. Ayan, para makabili na naman para sa panibago na naman. So, ayan, guys. Try lang po natin dahil po ito, guys. PM lang po kayo kung sino mag-order nito ng mango float pot sa akin. So, ayan. Nakagawa na po ako ng 10 malaki at saka yung maliit. So, PM lang po kayo, guys, kung sino mag-order ng mango float ni Ate Inday. See you, guys! Ayun, guys, nilagay ko na po sa foam para malamig at saka magsulat ako, guys, kung sino gusto magkuha sa akin ng mango float po para i-try ko po kung nakaginan siya ba ko, guys, ba? Try lang po ito, guys. Pag okay talaga yung binta, so dahan-dahanin lang natin po yan para may kunting maipon-ipon ba para sa gamot ni Ate Inday. So lahat na lang po, guys, gagawin at susulitin na para sa gamot ni Ate Inday kasi may kailangan pa talaga akong tatapusin na yung laboratory po at sana po maging okay. At yun, naghanap po ako ng iba po, guys, na mahanapan po ng magkaroon po ng kunting ginansya para naman sa condition ko po. Ayan. So, sana po mag-PM po kayo para makabili naman ako ng gamot at saka yung pang laboratory po sa akin. So, see you, guys. Hanggang dito lang po muna po yung update ko po. Yung nag-try po ako magtinda ng mango float at yung paggawa po. So, maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang sumusuporta po sa channel ko. Thank you so much po. At please po, don't forget to subscribe my channel, Ate Inday Daan. And please po, don't skip ads. Baka naman. So, yan lang po. Masaya na ako sa Pasko. So, ayan. See you next vlog, guys. Bye!